So ready na? So, duol ka din. Aptas lang ka. Hi everyone, this is your Dice Rebs and Nikon. Welcome to my channel. Then, want to maintain ka dito. 1, 2, 3. Hi everyone, this is your Dice Rebs and Nikon. Welcome to my channel. If you are new to this channel, please don't forget to like and subscribe, mga Dars, okay? And mag-comment na din kayo, mga Dars. Link, para bongga at saka bibo, mga Dars, di ba? So, for today's vlog, mga Dars, sa mga mahilig sa Calathea, sa hindi mahilig sa Calathea, no? So, pwede din ito sa inyo. Kasi, pag nanood talaga kayo nito, mga darling, no? Magla-love na talaga yung sa Calathea. Sa mga new beginners sa mga Calathea, no? I will share to you the cure. Tama ba? Ang hirap. The care and tips, mga Dars, no, on how I grow this kind of Calathea. Look at that, mga Dars. Yes, I am surrounded with beautiful Calatheas. Yes. Ganda talaga ng mga Calatheas namin, no. Mapa-local at saka mapa-rare. Bongga. Kasi mayroon kaming sekreto. Hindi naman siguro sekreto. Kasi isi-share ko ito sa inyo, mga darling. Ngayon na, mga Dars. Okay? So, before nga anything else, no, I would like to thanks to Charles, mga Dars, for my new hair. Kung nagtaka kayo, bakit ba nag-blue-blue ang buhok ko, mga Dars? Diba? Baka wig lang ito. Hindi ito wig, mga Dars, ha? Totoo talaga ito. So, I'd like to thanks to Charles. Hi, Charles. Thanks for this blue hair. Thank you very much. But anyways, mga Dars, right now, mga darling nga pala, actually, this Calathea, hindi ito mahirap talaga alagaan. Kasi marami kasi nagtatanong, mga darling, no, sa akin, kung paano daw ito naging ganito. At saka mayroon yung comments, mga Dars, na nahirapan doon sa pag-alaga ng Calathea. But for us here, hindi kami nahirapan sa Calathea talaga. This is based on our experience, based on our observation, mga Dars, no. Almost 2 years na, mga Dars, na nagkukulik kami ng Calathea. So we started from local Calatheas talaga. And now we're having mga rare Calatheas. So actually, recently, mga Dars, no, bumili ako ng Calathea talaga. I will show you later, ha. And I would like to thanks to Ma'am Vicentia. Hi, Ma'am Vicentia! And abangan niyo yung vlog ko kay Ma'am Vicentia, no. I was so shocked. Kasi, hindi naman masyadong shock. Na-surprise lang ako kasi yung bahay niya, sa labas, walang mga tanim. Sa loob pala, yung mga Calathea andon. Ang dami, mga Dars. So, nakabili ako sa kanya yesterday. I will show you later, ha. Kasi, pagkita ko din sa inyo, mga Dars, yung mga collection namin sa Calathea, no. Aside from dito, mayroon kami yung mga bago. Okay? Yung mga bago nga Calathea. At saka, i-update ko kayo sa propagated. I-update ko din kayo, mga Dars, no, sa na-propagate natin ng Calathea, mga Dars, sa last video ko, I think, mga 5 days na, mga Dars, no? Kukumustahin natin, mga Dars, no? Para malaman nyo. So, anyways, mag-start tayo. How about mag-start? Mag-start pala tayo sa mga bagong Calathea namin, mga darling. Ang hirap dito, mga darling. So, actually, this is the new setup sa bahay, no? Yung mga plants dito. So, kasi yesterday nga, mga darling, no, pumunta ako kay Ma'am Vicentia. So, ang binili ko sa kanya, itong Selvia. And this is the hybrid coral. Look at this, mga darling, oh. Diba? Gwapa kayo ang... I know it's not hybrid Cora. This is only Cora, okay? This is Cora and this is Selvia. So happy nga kasi I have this one na, okay? Ayan, mga Dars. So actually, ito yung hybrid Cora, mga darling, no? Magkaiba talaga siya sa Cora. This is hybrid and this is Cora. Look at that. So actually, pag mag-mature itong ano, ha? Pag mag-mature itong Cora, mga Dars, so, hindi na siya magkaganito, mga darling. Mawala na yung pink niya. Para siyang ano talaga, iwan ko, para siyang ano talaga, yung ilustre, ganun. So, what else pa ba? Ano pa bang meron namin dito? So, this is Warsi Weeksy. Ito pong Warsi Weeksy namin. At ito kay Ate Maribel namin ito binili, mga Dars. Luwik eh siya, ay. So, actually, noon, lumabas na talaga siya. Kasi pagbili namin, wala pa ito, mga darling. So glad kasi ayan na siya. Oh, nagwapa na siya, ginahinay. And what else? Ito din, mga darling. Ito yung freebie galing sa Brilliant Garden doon sa Batuan. This is Mosaica. Akala ko Charlie kasi parang the same lang siya sa Charlie, mga Dars. This is Charlie and this is Mosaica. Pero hindi siya pareha. Pareha siya. So, hindi siya, no, lahi, no. Magkaiba siya. Oh. This is Mosaica and this is Charlie. Ayan. Puro mga gwapa, mga Dars. What else pa ba dito? And ito din, yung Marion. Galing din ito kay Ate Maribel. Suki natin sa mga tanim talaga, mga halaman. Ayan, oh, this is Marion, mga Dars. So, glad kasi mayroon na kaming Marion. And this also, ito din ay, I like this very much kasi dwarf siya, no? Gwapa siya. So, para siyang fishbone talaga. Ayan. So, actually, ito yung pinapropagate namin, ha? So, at ito yung pinapropagate namin na fishbone. So, buhay na buhay siya, mga darling. Ayan. And this is our Angela. Wala pa siya, ipasubing. So, kawawa siya, no?
Pero okay lang yan. Kasi kay Ma'am Bisensya kasi, ang dami niyang Angela mga Dars. Kung alam ko lang, doon na sana ako bumili ng Angela. So, hindi na ako bumili kasi mayroon na ito mga Dars. Okay? And ito yung galing kay sa Hope Garden. This is galing sa Hope Garden from Ma'am Jeanine. Jeanette, from Ma'am Jeanette. This is the V2 cultivar. This is one of my favorite Calathea. Itong V2 medallion. Kasi guwapa ka siya mga Dars. Maroon siyang bagong shoot mga Dars. Oh, look at that. And this is cultivar. Ayan, buhay na mga Dars. Akala ko Maria, hindi pala. Ayan. So mga Dars, balik tayo dito mga darling. Sa mga bago dyan, ang pag-usapan natin ngayon ha, yung soil mixture na ginagamit namin dito, kung bakit ito nagkaganito mga Dars. Kasi yung ginagamit namin dito, hindi lang sa Calathea, but sa lahat-lahat na plants namin dito, we use yung dagami, yung sa palay, sa Bisaya mga Dars, no, yung uhot sa humay. We call that uhot sa humay. Yun ang ginagamit namin, yung pabulok na siya at saka rice hull, minimix namin yan together. So, kagaya nito mga darling, oh, look at this mga Dars, come closer. Ali, oh. So, actually, ayan, oh, this is dagami. Ayan yung dagami at saka uhot ng kuan. At saka uhot. Uhot nga at saka rice hull. Yan mga Dars, yun yung ginagamit namin. Lahat-lahat talaga mga Dars. Ayan. So, lahat-lahat yun ang ginagamit namin. So, ano naman, kay Ma'am Bisensya naman, yung ginagamit niya is pure uhot. So, as you can see here, ito yung cultivar. I know, this is the selvia. Tingnan yung mga Dars. This is the pure uhot, mga Dars. Ayan, para siyang palupa na, di ba? Ito lang talaga yung ginagamit niya. So, ilagay muna natin dito. So, yan. So, I learned from her nga, okay lang pala nga, uhot lang, no? Pure na uhot. So, ayan. So, yun ang ginagamit namin. Uhot at saka rice hull. Okay? So, yung sa pag-water naman mga Dars, we don't use tap water. Kasi I learned from this na talaga sa dati pa, when I started nagko-collect ng Calathea, kasi maganda yung water talaga. Yung most of them, yung maka-afford man kayo, pwede yung distilled water daw. Ang iba is distilled water talaga. So, ang ginagamit namin dito yung tubig bomba. So, for now, maroon kaming tanki dyan. From deep well talaga mga Dars. So, ayun. So, ang iba naman, yung tap water, maglagay sa daw sa balde. So, kinabukasan lang daw nila idilig. Ganon. So, para i-overnight na yung water sa isang balde. At saka, most of all, mga darling, pag umulan talaga mga darling, kasi paborito ng Calathea talaga nun ang maulanan din sila. Kasi, of course, nature talaga sa mga tanim na maulanan. Dapat maulanan yung Calathea natin yon mga Dars. Ginagamit pala namin fertilizer, mga darling. Isa lang yung ginagamit namin. So, I learned this from Mark, no, my friend Mark, na yung, anong tawag yun? Yung osmocote. Yes, osmocote yung ginagamit namin. Nag-order lang ako sa Lazada, mga darling. Sa online lang yan. So, lahat-lahat dito is nag-osmocote. Kasi, from local ha, yung local namin, ito yung local namin mga Dars. Dati talaga, maliit lang yung dahon niya mga Dars. And then suddenly, ning dako gid siya, lumalaki talaga siya mga darling. Actually, yung liit-liit pa ng dahon nito ha, ito ha. Ito ako nag-first try talaga sa osmocote. So, I'm so surprised kasi bigla siyang dumami yung dahon niya. At saka, and then nilagyan ko na din yung mga rare Calathea. So, look at this, oh, ayan na siya mga Dars. Na naghana siya. And actually, this makuyana mga darling ha, ordinary na itong makuyana, pero guwapa siya, dark yung dahon niya. Osmocote lang ginagamit namin dito mga darling. Yun lang talagang sikreto namin sa mga tanim namin. Yun yung observation namin mga darling, kasi nagla-lash talaga siya. Ayan, oh. Ayan, so, ayan na siya mga Dars. Look at that. So, mayroon pa kami mga bagong Calathea. And then, yun nga pala, come on closer, son. Yung mga pinapropagate namin, kagaya nito, oh, this is Cincha, mga Dars. Ayan na. So, buhay na buhay siya, mga darling. This is the Cincha. Ilan ba yung napropagate namin? So, I think this is the, yung sa ibabaw. Ayan, mga darling, oh, this is the Cincha, mga Dars. So, buhay na buhay na siya. No, after 5 days, ito yun, mga Dars. Parang sa yung top cut sa ibabaw, dagko ko siyang dahon. Ayan. Ito yung jungle rose, oh, at saka mayroon na siyang shoot. Mmm, di ba? Guwapa. Oh, after 5 days ha, ito yung pinapropagate namin. I think ito din sa ibabaw. So look at that mga darling, oh, buhay. Oh, the jungle rose, di ba? At saka sa ilustre mga darling, we also have ilustre weights sa. Okay, sa kay ibutang sa tugtarong. Ito yung ilustre. Oh. So actually, akala ko kasi yung nagdaot, yung na-wither na dahon, sa isa lang siya ka ano sa stock ba, sa isa lang siya, hindi pala. Si Parit pala siya mga darling. Ayan oh. So akala ko kasi yung yellow at saka ito is iisa lang. Hindi pala. Magkaiba pala sa mga Dars. But anyways, buhay ito mga darling ha. Ang daming ugat nito. Ayan oh. So after 5 days ha, ito na yung nangyari sa kanya.
sa Illustre mga Dars, apat yung ano na illustre namin. Ayan, oh, buhay na yan mga darling. Look at that. Sa Corona mga Dars, ito yung mother plant. So pagbili namin nito, ganito lang talaga siya, apat. So ito na yung sa ibabaw. Ayan, oh. Lush kasi mga Dars, no. This is it mga Dars, meron siyang bulak. So, ito siya mga Dars sa after 5 days. Diba? Gwapa kaayo. So, ang last, ito na. The silver plate. Mm. Ito yung original. At ito na yung, ay no, hindi yung original. Parang ito yung, ewan ko ba kung saan bang original dito, uy. Saan yung mother? Parang ito yung mother. Hindi ko na alam kung saan ang mother dito mga darling. Basta na dalawa na siya mga darling. So, ayan na siya, oh. So, looking healthy talaga. So, same pa rin yung ginagamit namin. Lagyan namin ng osmocot, rice hull, at saka dagami, okay? But anyways, kung if you ask me kung mayroon ba nag-struggle ba kami sa Calathea, meron naman siya nag-struggle kami, mga Dars. Isa lang talaga na nag-struggle kami sa Calathea, which is the Doty, mga Dars. Ewan ko ba kung bakit ganun? Kasi alam niyo, bumili din ako ng Doty sa merkado, doon sa lungsod. Isa lang yung dahon, ha? But look at this, mga Dars. Look at this. Actually, sa pagbili ko nito, wala pang ganito. Wala pang ganito, but I know, buhay naman ito mga darling, no? Kasi this is stable, but I don't know what happened to this kasi nagganito siya mga darling, no? Sa Doty lang talaga. Iwan ko ba, uy, bakit ang Doty? Kasi yung Doty kasi namin mga Dars, yung tatlong Doty namin, parang tatlong baby lang, baby. Ayan, oh, look at this. 1, 2, 3. So, alam nyo, sa mga previous na vlog ko, no, sa last vlog ko, nawala na rin yung mga dahon yan, mga darling. So, actually, hindi to yung original pot niya. Tinatransfer lang namin. So, bigla siyang nag-ano na talaga, yung tubo na po ba, bumalik yung dahon niya. So, ito na siya, para siyang na-restored, mga Dars. So, nung pagkita namin na-restored na siya, so, tinatransfer na namin ng bagong pot, yung maliit na pot. Ito na yun, mga Dars. Sana tuloy-tuloy na yan, mga darling. So, yan lang mga Dars, yung nag-struggle talaga kami, no? Yung sa Doty lang talaga. But anyways, na-restored naman siya, na okay na siya mga darling. Ayan mga Dars. So, sa mga bagong mga Calathea namin, hindi namin siya change pa ng soil, no? Kasi maliit pa kasi siya mga Dars, yung mga bago namin. So, kagaya nito, itong patented rosy. So, hindi namin ito change. But anyways, kay Ate Maribel, same lang kami ng mixture ng soil naman. Yung rice hull at saka dagami yung ginagamit niya mga Dars. So, it's okay na rin. Ayan, look at this. Oh, mayroon siyang bagong shoot. Oh. Actually, bago itong dahon mga Dars. And this is new. Ayan. Oh, diba? Ang bilis-bilis ang talaga yung Calathea. Ating Calathea mga darling, no, is kailangan siya ng mataas na humidity. So, bagay siya sa ano talaga mga darling, no, sa labas. Yung malawak na lugar mga Dars. At saka yung mahanginan yung Calathea natin. Kasi yun ang bet ng Calathea natin mga darling. Ayan. So, ito po mga Dars, oh, nasa labas ang aming Calathea. So, saktong-sakto lang, mahanginan siya, malawak na lugar. That's why, bloom na bloom ang aming Calathea, mga darling. Ayan. So, I learned also from Vicentia, no, na hindi daw mahirap alagaan yung Calathea. At natutunan ko din sa kanya, no, kasi pagdilig niya ng water everyday talaga, mga darling. Daily. Nasa shock ako kasi, ang sabi niya kasi yung Calathea, mahilig talaga ng tubig yung Calathea. But everyday, yun na nga, everyday niya dinidiligan. At masayang-masaya siya pag umulan talaga kasi mas gusto daw ng Calathea na palaging basa. Yun yung sinasabi niya. But for us here naman, mga Dars, every other day yung pagdidilig this namin. This one also, this is, ano what we call this one? This is crimson, mga darling. Ayan, oh, look at this crimson, mga Dars, no? Ang ganda-ganda na, mga darling. Ang liit pa nito, last month. So, ito na nangyari niya ngayon. And this is the Roscoe. Look at the Roscoe, mga Dars. Galing ito kay Ate Maribel. Pareho siyang bagong dahon talaga. Yung dito sa ibabaw, ito, oh, ito, at saka ito. Bago yan mga Dars. So, pagbili ko niyan is 400 lang only. I think that's 400. So, ginagrab ko na talaga kasi wala akong rosko. Ito ha, guwapa kay mga Dars. Oh. I so love this one talaga kasi ang ganda niyang kulay. That's why I love Calathea kasi ang ganda ng mga art niya. Pero yung dahon kasi niya maganda. Para siyang art. Para masterpiece mga Dars. No? That's why I love Calathea mga Dars. So, anyways, before ako mag-end pala mga darling, no. So, I have here the Sir Sisis Maribelis mga darling. Look at this mga Dars. So, hindi ko ito i-giveaways. Hindi ito pa-giveaways. Ito po ay open for barter. Kasi yung wishlist ko mga Dars ha, yung Crystal Hope. Kung pwede mga Dars, ito sa Crystal Hope.
kung sino ang gusto dyan. But sa Bohol lang ha, sa Bohol, kasi mahirap kasi sa labas ng Bohol, no, pag-ship, ganyan. So, if you are from Bohol, kung bet na bet nyo itong Sir Sis's Marivilis namin, tatlo yung dahon niya. This is open for barter. Yes, open for barter. Pwede po Ataba Puense. Tama ba? Ataba Puense. So, yan mga Darius, ito. Kung pwede ha, kung pwede lang, okay? Crystal Hope at saka Ataba Puense. correct me ha. So, sagsayop ko pag-pronounce mga Darius. Ataba Puense. Ayan. So, Crystal Hope yung wishlist namin at saka Ataba Puense. Paulit-ulit. Stable na ito mga darling ha. Tatlong dahon. So, I have to end this video na mga Dars. Sana mayroon kayong natutunan sa vlog na ito. Sa mga bago pa lang nagko-collect ng mga Calathea, sa gustong mag-collect ng Calathea, hindi po siya ano talaga, hindi po mahirap mag-alaga ng Calathea. Masaya po mga Dars. Kasi look at this mga darling, nagwapa ka siya no, sa tamang pag-atiman lang, sa patamang pag-alaga talaga. Magkakalash talaga yung Calathea. So, this is based on our experience and observation talaga sa Calathea na hindi talaga siya mahirap alagaan. Okay? So, I think I have to go na mga Dars. Sana magkita-kita tayo for my next video mga darling. Thank you so much for watching mga Dars. God bless us all and see you to my next vlog. Bye, bye mga Dars. Bye.